Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at mga salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulambo. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkos ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ng inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyo-inyong asawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sakramento ay isang tanda na nakikita na nagpapahiwatig ng katotohanang hindi nakikita. Ang sakramento ay isang tandang nakikita na nagbibigay ng grasyang hindi nakikita. Kaya sa isang sakramento ay may dalawang elemento. Ang isa ay nakikita at ang isa ay hindi nakikita. Para sa ating mga Katoliko, ang kasal sa simbahan na isang sakramento. Hindi lang ito isang kontrata. Bilang sakramento, ito ay nagbibigay ng grasya. At ito ay nagpapahiwatig ng mas malalim na katotohanan. Ang pagsasama at ang pagtitipan ng lalaki at ng babae, ang bahaging nakikita, ay nagpapahiwatig ng pagsasama at pagtitipan ni Kristo at ng simbahan, ang bahaging hindi nakikita. Ang lalaki ang kumakatawan kay Kristo at ang babae ang kumakatawan sa simbahan. Tulad na ang simbahan ay nagpapasailalim at naglilingkod kay Kristo, kaya hindi na ang babae naglilingkod sa kanyang asawa. Tulad ng minahal ni Kristo na gayon na lamang ang simbahan, na inalay niya ang kanyang buhay para sa kanya, gayon din ang pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawa. Kaya nabubuhay at naghahanap buhay siya para sa kanya. Tulad na ang simbahan ay katawan ni Kristo at siya ang ulo nito, gayon din iisang katawan na lang ang lalaki at babaeng ikinasal.
dahil sa iisang katawan na lang sila, iginagalang ng lalaki ang babae kasi katawan niya siya at hindi ito sinasaktan. Ang kaligayahan ng bawat isa ay nadidepende sa kanilang dalawa. Hindi na sila mapaghiwalay. Kaya malalim ang tingin natin sa kasal bilang sakramento upang magampana nila ang kanilang misyon na isalamin ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan at upang mabuhay na isang katawan na lamang. Binibigyan ng lalaki at babae ng grasya na katangi-tangi sa kanila. Ito'y grasya ng sakramento ng kasal. Kumikilos ang grasyang ito at ito'y mabisa kung ang mag-asawa ay palaging lumalapit kay Jesus. Kaya hindi lang sapat na sila'y pumunta sa simbahan sa araw ng kanilang kasal. Palagi dapat silang pumupunta sa simbahan at tumatanggap kay Jesus sa sakramento ng banal na Eukaristiya. Ialay nila sa banal na misa ang kanilang buhay, mag-asawa at ang kanilang pamilya. Dahil sa paningin na ito na ang kasal sa simbahan ay isang sakramento ng pagsasama ni Kristo at ng simbahan, hindi tayo pumapayag sa divorce ng mga kasal sa simbahan. Hindi iiwan ni Jesus ang simbahan. Hindi hihiwalayan ang simbahan si Kristo. Gayon din ang pangako ng mag-asawa noong sila ay kinasal na walang maghihiwalay sa kanila sa isa't isa maliban ang kamatayan. Dahil sa ang kasal ay isang misyon, dapat ihanda ang ikakasal sa misyong ito na panghabang buhay. Tingnan na nila kung ang pagsasama nila ay kalooban ng Diyos. Kilalanin nila nang malalim ang isa't isa at lalo tigit kilalanin nila ang kanilang sarili kung kaya ba nila ang responsibilidad ng isang mag-asawang Kristiyano. Kailangan ding palalimin ang kanilang pananampalataya at pakikipag-usap sa Diyos. Ang Diyos ang magdurugtong ng kanilang buhay. Maasahan siya kung may tiwala sila sa Kanya. Ang kasal ay isang bokasyon. Ito'y isang tawag ng Diyos at isang misyon sa buhay. Panginoong Diyos, tulungan po ninyo ang mga mag-asawa na ikinasal sa simbahan. Maging maliwanag po sana sila na sila ay larawan ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang katawan na siya ang simbahan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.